Son el Holy Spirit. Lord, thank you for calling me once again, Lord. Manalangin si Solomon upang makuntan ang karunungan. Lord, thank you po. Bako ko mabasa. Nilay-nilay sa karunungan. Dito ako sa spiritual visionary. Mahirap ito unawain ng tao. Maraming katanong. Mahari ka rin pagdawan. Ngunit ang katotohanan ay lalabas din sa pagdating ng panahon. At nabasa ko ito, Lord, ang karunungan sa wisdom ang sulok. Wisdom is the spirit of God. Ang karunungan ay espiritu ng Diyos. Kaya parang ito na rin ang kasagutan nyo.
ser espiritual visionario. Nang sinabi sa Matthew 5, "Blessed are those clean in heart, for they will see." At sinabi din sa Lucas 11, na binanggit na, "Kumatok kayo at bibuksan, humana kayo upang masumpungan o makita. Ang Espiritu ng Ama iyong hingi ay kanya. The Father in heaven give the Holy Spirit to us." Na ayon ni sa lagi ko utang una pampangaral. Sa Hebrew 4, na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan. Matalas pa sa espada ng dalawang sword, tatagos ito sa kaluwat espiritu, hayag at langdat, at walang nakatakosan. Hello, thank you po. Ito ang pauna kong mga paalala sa akin. Hello, po sa espiritu of na ang bagay na hindi natin kita ay makikita. Ngunit kaliwas man sa mundo, maaari kang pagtawanan, maaari kang sabihin baliw. Wala naman ako. May pagmalaki kundi. Kaya, lagi kong sabot, bakit ko nag-aaral? Kasi yan. Siya ang nagbigay ng buhay natin. Napaglihin nila kung paano halikan ang tap ng Diyos. Iba sa mga kunuhin, collab him to si YouTube, to recipe, ang tubig. Kaya mayroong kautusan ang sinabi. Maraming ito sa puro na ulit sa daro. Alam, galabaw. With all your heart, with your sin, with your man, with your soul, and love, Lord. Tanong malik pa ko, lagi ko ito, mga tanong. Yung pagmamahal. Kaya ba, dito ako sa karunungan ng Solomon. At patuloy ako. Nanalangin si Solomon upang makamta ng karang. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, ikaw na lumikha sa lahat ng bagay sa pamagitan ng iyong salita. Sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa sangliklika. At sa pamahalaan ng ang daigdig nang may kabanalan at katuwiran at pairalin ang katarungan nang may karapatan. Bahaginan mo ako ng karunungan na kaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae. Isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakunti ang pag-unawa ko sa kautusan at kung paano iyon pairalin. At kahit na ang isang tao ay maging gano'n, wala rin siyang magawa kung wala siyang karon na nagmula siya. Hinirang mo akong maging hari ng iyong bayan at maging hukom ng iyong mga anak. Inutos mo sa akin magtayo ng isang templo sa isang banal na bundok. Isang altar sa Jerusalem ang lungsod na iyong piniling tirahan. Larawan ng makalang na templong inihanda buhat para sa simula. Sumayin niyo ang karunungan at nalalaman ang iyong mga gawa.
sapagkat kaharap siya ng likhain ang daigdig. Alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at naayon sa iyong mga utol. Suguin mo siya mula sa karamitan at mula sa luklukan ang iyong kaluwalhati. Sa gayon siya ay sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa. At ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunawaan ang lahat ng bagay. Papatnubayan niya ang lahat ng kilos ko. At ingatan ako sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung magkagayon, mamahalaan ko ang bayan ng may katarungan. At magiging karapat-dapat ako sa trono ng aking ama. At magiging kalugulod sa iyo ang aking mga gawa. Sinong taong nakatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang nakaalam sa kaluban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga pangkala. Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabalak na pababa. Nang aming katawang may kamatayan, ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa pagliligid namin. Sino kung gayon ang makaunaw sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam sa iyong kaluban, maliban bigyan mo siya ng iyong karunungan. At lukubin ng iyong diwang banal mula sa kaitatan. Sa ganitong paraan lamang, maitutol mo ang mga tao sa matuwid na landas. Natutunan kung ano ang kalugod-lugod sa iyo at naliligtas sa pamagitan ng iyong karamihan. Bika sa karunungan na basa ko. Iningatan ng karunungan si Adan. Karunungan ang nag-iingat sa unang ama sa sangkatauhan. Noon siya pa lamang ay nilikha. Ang karunungan din ang nagligtas sa kanya sa pagkakasala at nagbigay ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. Iningatan ng karunungan si Noah. Dahil sa kasalanan yun, ginunaw ang daigdig sa pamagitan ng baha. Ngunit iniligtas itong muli ng karunungan. Tinuruan niya ang isang taong matuwid at sumakay sa isang marupok na bangka. Tinulungan ng karunungan si Abraham. Matapos na ang bansa ay mabigo sa palalo nilang balak, nakapili ng karunungan ng isang taong matuwid na iningatan niyang walang sala sa paningin ng Diyos. Binigyan niya ang taong ito ng tibay ng loob at nasundan ang utos sa kanya ng Diyos sa kabilang pagmamahal niya sa kanyang anak. Iniligtas ng karunungan si Lord. Isa pang taong matuwid na iniligtas ng karunungan. Pinalakas niya ito na masusunog sa na limang lungsod. Samantalang nilipol ang mga tagaroon dahil sa kanilang kasamaan. Ang apartandaan ng kasamaan sa lungsod na iyon ay nakikita para lupang walang
tumutubo at patuloy na umuusok. Ingatan ng Diyos ako. Ang karunungan din ay umaakay sa isang taong matuwid sa paglabas sa pagtakas sa galit ng kanyang kapatid. Ipinakilala sa kanya ng Diyos ang siyang hari at binigyan siya ng pagkaunawa sa mga bagay na banal at pinasagana ang kanyang pamumuhay nang siya'y tinadaya na ibig agawan ng kabuhayan. Tinulungan siya ng karon. Inangata ng karunungan si Uzi. May isang taong matuwid na pinagbiling alipin, ngunit di siya pinabayaan ng karunungan. Inalayo siya nito sa pagkasala at sinamahan hanggang sa bilangguan. Kahit nang siya'y gapos ng tanikala, hindi rin siya iniwalaya ng karunungan. Ang pamahala ng buong kanakaharian ay binigay sa kanya at ipinalangin sa kanya ang kapangyarihan. Ang mga dating umuusin sa kanya, nabulaan na ang paratang sa kanya at kinamtan niya ang karangalan ng magpakayanan. Pinalaya ang ng karunungan ng Israelita. Ang karunungan din ang nagpalayo sa isang lahing walang sala at malapit sa Diyos. Hinango siya sa bansang umalipin sa kanya. Pumasok siya sa diwa ng isang lingkod ng Diyos. Kaya hinanap niya ang mababagsik na hari. Sa pamagitan ng mga kabalaghan, ginanti niya ang paghihirap ng bayang hinirang. Pinatbayan siya ng isang kagilas-gilas na pagpaglalakbay. Nililiman niya sila kung araw at tinanglawan kung gabi. Inunguhan siya ng pagtawid sa malalim na tubig ng dagat ng tambo, ngunit nilunod niya sa kanilang kaaway at ibinulusok na pusod ng dagat, kaya sinamsaman ng mga banal ang masasama at umawid sila sa parangal sa pangalan mo upang inimpurihin nila ang iyong kapangyarihan. Kamay, binuksan ang karunungan ng bibig ng mga pipit at maliwanag na magsalita ang mga sangula. Pinanguhan ng karunungan ang masya sa ilang. At ituloy kong pag-isa ang paghanap ng katawan. Kayong mga namahala na may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Tayim-tim ninyong isipin ang Panginoon ng taos pusong hanapin siya. Matagdagpuan siya na hindi nag-alinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na nagahas, subukin siya at bigyan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na pagkabanal at umiiwas ng mga manlilin lang. Lumayo siya sa lahat ng magpahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pag-api, paghamak ng katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapayagang lapastangin.
sapagkat alam ng Diyos ang ating madamdamin at isipan at narinig niya ang bawat salita natin. Ang diwang Panginoon ay laganap ng buong sanlibutan at siya ang napanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang na mumutawi sa labi at bawat nilalang. Walang nakapagsasabi na di matuwid at di mapapansin ang Panginoon. Ang malaot madali lalapatan siya ng karapat na parusa. Ang binamalak ng walang takot sa Diyos at isa-isang suriin. Ang bawat sinasabi niya ay makarating sa Panginoon at tatanggap niya ng parusang narapat sa kanilang kabuktutan. Hindi pa yung tulad ng Diyos na may lumaban sa kanya. At yamang narinig niya ang lahat. Hindi niya nalilihim ang inyong mga pagsalangsang. Kaya huwag kayong reklamo ng reklamo. Walang kabutihan maidulot yan. Iwasan ninyo ang usapang udyok at hinanakit ang masinabi ninyo ng palihim ay pilit na mabubunga at magsinsunaling ng kapamakan ng kaluluwa. Lord, marami kong salamat, Lord, na sa karunungan sa loob mo, na ang karunungan ay Espiritu na. Wisdom is the Spirit. Kaya, Lord, salamat po sa gayon mo sa akin, Lord, lalo na sa spiritual vision na ang karamihan mo sa akin, vision, spiritual vision ay ang kabataan. Ngunit mayroon din ibang mga problema. May mga matanda pag may problema. Lalo na sa mga may sakit. Tulad din sa isang bata na may sakit na lula niya. Dahil alam ng bata na nagpe-pray ako ng mga bata. Minsan sa bahay, noon pa 10 years ago. 15 years na nga mula ngayon sa bahay puno ng mga bata. Magpe-pray kami habang nag-praising ako sa Purpose for Christ na natutunan ko. Kaya napasalamat ako po sa Purpose for Christ na naging guide ko lalo na sa prayer time. Kaya ang advice ko, ang prayer time natin mahalaga. 15 minutes araw. Ba't hindi na 15 minutes, abutin ang isang oras, kulang pa. Kaya dito ako ngayon, nag-share ko sa inyo, lalo na may nag-imita. Wala na akong masabi ko. Lalo naman, pahirap naman ang aking mission kasi marami pa akong gawain. Siguro pag naimbitahan ako ninyo, masisend ko rin ako. Sabagay, siguro kung subaybayan ako ng sa video ko, lalo na sa YouTube channel na Spiritual Visionary, makikita mo na ako lang ang pinakamahina na subscriber kasi ang mundo ay kagandahan ang nakikita. Hindi pa nakita ng kalooban ng tao kasi kalooban ng ang mga magandang tanong pag sinabi sa Diyos parang ang layo. Million of subscribers sa spiritual visionary. Isa, dalawa, tatlo. Minsan umiiyak lang ako. Wala naman ako magawa kasi ito ang utos. Kaya binanggit ko lang na sinabi sa akin. Pinakita si Jesus sa krus na kalutang sa ugla. Parang binigay sa ako ang liwanag ng kanyang mga pairing sa ugla na itong talento na binigay ko sa iyo. Gamitin mo. Hindi ikaw ang gagawa, ako gagawa sa iyo. Ang mga kamay,
ang mga paa lang ako. Kasi sa cross, makikita sa mga pinipray. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahirap. Lumapitan mo na ako, makikita. Sa aktual na pangyayang, gadyan ko sa kalsada, makikita niyo ako sa kalsada. May mga batang kausap, bibisyon ko na kahangat. Na kasi yung sabi niyo, pag nagpray ako ng mga bata, more on vision. Kasi ang tao ngayon, palayo na sa inyo. Kaya inimbitahan ko mga may sakit, may mga problema, mga senior citizen na makinig sa aking video. At pindutin mo YouTube channel, tapos my videos at saka history at saka yung kalagay doon yung library nandoon, oh my god, mga record ko 200 plus na ang aking videos. Pakinggan mula sa simula kahit hindi naman arens yan, ano mga sincere ko, mga awitin na binigay ni Lord sa akin ng panginiginig sa healing sa mga may sakit, katulad ng isang bata. Mga pitsa bahay, hindi ko kung kilala, kasi bitilala ko ng mga bata dito sa Latino. Kuya, may sakit yung na lola ko, kasi bawal mo yung malabas ang bata mo. Pero wala ko magkaka, sige pasok na lang, sige pero kita ha. Sabihin mo kay Lord na, Lord, Ama, Papa Jesus, mga meritulungan dito. Itas mo yung kamay mo. Magkikita mo yung kamay mo. Pero hindi mo kamay. Yung kamay mo, kung kamay ni Lord. At doon mo makita sa lula mo. Nandun sa bahay mo. Kung saan man ang bahay mo. Kahit sa kabilang dako, kahit sa inimbitahan ko rin. Kahit sa laing bansa, ibang bansa. Pagtas ng kamay. Mahaba ang kamay ni Lord kahit tanabog niya. Pagtas ng kamay, magkikita mo yung kamay mo. Pero sabi ko, di mo kamay ang kamay ni Lord. Makita mo doon sa ulo ng lola mo. At sabihin mo sa kanya, Lord, nakita mo na, di ba si Lord? Opo. Sabihin mo, Lord, thank you po sa pagaling ng lola. Bakit hindi na tayo ngayon? Thank you na agad kasi nakita mo na, di ba? Opo, gagaling na daw siya. Kaya brother and sister, salamat po. Mga baba, magpoto lang naman. Nakasama dito ng awitin. Dito ang nakompos kong awitin. Ikaw at ikaw lang. Sa 1 Corinto 1:18.
de sobra, ay bago pala sa mundo ang buhay mo ay buhay, buhay natin ang kasi ang Diyos ay buhay kasama natin. Tandaan ninyo, tandaan natin kasama natin ang Diyos saan ka man ako. Sa Salmo 139 nakalagay, Salmo 139, sa Salmo 113, sa Salmo 136, ang pag-ibig ng Diyos ay wala. Sa Salmo 113 bilang all my holy, 113 ang wala akong pangalan, pag-ibig mo lang lang. God is holy. Jesus told us, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy kingdom come. Sa kayamanan.
pasipatay na akong minuhaya ko. Kaya nandito ako sa munting kwarto. Kahit makahiya, ikahiya man doon. Okay lang naman. Sin, kaya yung sin, yung sa title, minsan, putol-putol.